Kunyari, kakanta ka. Sasayaw ka ba? Hi, good evening. Kunyari. Hello, everyone. Magandang gabi. At ano, ayan, good evening sa inyo. Good evening. Topic natin pag ngayon. Pag naghahangak ko, alam nyo na ha, kasi umuulan. So alam nyo naman ang internet sa Pilipinas parang tissue. Pag nauulan na, wali. There. Ay, uy, ang bilis. May viewers na. Hi! Hello, viewers! Hello, viewers! Oh, hindi ako yan. Ako rin, hindi ako yan. Hindi ako makamute. Ako nakalag-in. Hello, Rose. Lang pala, so apat. Hi, Rose. Ikaw na lang mag-announce kung sino man na nandyan. Sige, sige. Ayan. Kayo so, na lang magtingin ng comments, ha? Hindi ko nakikita. Ay, hindi ko rin nakikita. Wala akong ano. Live natin. I-show ko na lang ng show ko sa screen. Sa screen. Sige. Sige. Ayan. So, good evening sa mga nanonood na sa ano na tayo. Episode 18! Hello, nape-pressure ako. Akala, 2 weeks na lang. Pumunta na tayo. Under construction pa ang venue natin sa episode 20. So, sa mga manonood, ayun, sa mga bagong manonood pa lang. May mga bago? May mga bagong biktima? Yes, baka. Yes, baka. Sa mga manonood pa lang. Tatawa ko sa yes, baka. nag-usap kasi kami every 10 episodes, 10, 20, ganyan-ganyan. Mag-meet kami. So, hanapin niyo yung, ano ba yung episode na nag-meet tayo? 12. So, 12 kasi bigla kaming nag-meet. So, pinag-usapan namin na every 10, mag-ano kami? By 10s. Yes, by 10s. Oh, ibig sabihin, so sobra tayo ng 20, akalain mo yun? Walang balak ko, Miguel. Nag-illusion talaga tayo nga abot tayo ng 30. Oo. Ano yung mga ganun level? 30, 40, ganun. Abot tayo sa ganun kahit wala namang nanonood, dumadaldal tayo. Kems kung walang manood. Yes, explain ko muna kasi, di ba before, this week kasi nag-post ako nung sa writers. So, oo, nabuhay na naman yung writers mo. Yes, baka may pumasok na nagtataka kung ano tong live na to. So, itong live na to is DMM. So, daldalang may matututunan. Nagdadaldalan lang kami. Tapos, informal talk show. Yes, informal talk show. Talk show! Yes. Yung talaga yung gusto ko doon eh. Talk show. Yes. Dahil talk ng talk yung mga nasa show. Yun. So, informal talk show nga na informative naman. So, about freelancing ito in general. So, kung ano-ano lang. Natawa ko doon sa informative naman. Natawa ko doon sa naman. Yes, naman. Katingin po namin, na, informative naman. Pananaw namin. Parang kinukulong malay mo naman. Sarili ko eh. No? De, ayun. So, malay mo naman, informative nga. Malay mo. yun, so nag-start siya as parang rants na pinag-uusapan namin. Pero tinuturn namin siya into lessons. Para ipag-uusapan namin yung lessons tapos maka-reach ng mga tao and matulungan sila mag-start sa freelancing. Ayun. So, yun ang pinagsimula nitong DMM. And nakikita niyo sa screen, DMM 18 na tayo. So, yun. Kung gusto nyong mapanood yung past episodes, scroll lang kayo sa page or punta kayo sa YouTube. Andun yung mga iba. Ayun. So, explain ko na yung topic natin today. Yung topic natin today is how to figure out the right freelance job for you. Yun. So, explain right na project. Natin. Yes. Or right client. Right job, right project, right client. Mm-hmm. Right. Oo. Kung right ba talaga freelancing. Oo. Backstory kasi, ang dami kasi namin nakikita na
apply lang ng apply kung saan may bakante. Alam mo yung bato lang ng bato ng ng ano ng resume at saka ng application cover ng letter, oh. Cover letter na hindi nila masyadong dinidibdib basta may hindi opening binabasa, hindi naman nila pinag-aaralan or binabasa yung mismong job post. Tapos kapag nandiyan na yung job, gulat na gulat sila, magpo-post na, ano to, bakit ang dami-dami namang ginagagawin, tapos ganito lang yung rate. Parang, or paano ba to, hindi ko to alam. Tapos, eh, bakit mo in-apply yan? Ikaw yung so, biglang nagre-reklamo. Oo. Biglang nagre-reklamo or biglang nagkukumahog ng tulong ng madalian dahil hindi niya alam kung paano niya i-execute yung task. Mostly sa kanila yung parang alam mo yung magse-search ng job ng virtual assistant ganun tapos lahat ng lalabas na bago kasi hindi ano diba a-applyan niya lahat ng bago hindi na niya babasahin like for example open LinkedIn new tab first second third fourth fifth tapos submit lang doon ng tatlo titingnan lang scroll down titingnan sa ilalim kung may special instruction kung wala pasa na lang ng ano cover letter na copy paste. So, walang basa-basa. Yun madalas ang rason kung ba't hindi kayo nakukuha dahil napaka-generic ng pinapasukan nyo. Yung parang, for example, virtual assistant, tapos papasukan nyo yun na hindi nyo man lang tinitignan masyado yung client. Yung job description. Oo, ano yung or kung niya. Matanggap man, maraming reklamo, maraming gulat, gulatan. Meron namang natatanggap kahit ganun yung ginagawa. But yun nga, magre-reklamo siya, bakit ang daming pinapagawa sa akin, tapos yung rate ko ganito lang. Eh di ba ikaw yung nag-apply ng rate? Eh ikaw yung nag-bid ng rate na yan. So kaya ka nga kinuha ni client siguro. So, ayun, meron na tayong pinag-usapan before kung paano yung rate, di ba? So, pwede mag-watch na lang sila. Pero, kasama doon, panoorin nyo na lang yung past na about sa rate. Pero, in summary, kailangan hindi lang yun basta yung rate na gusto mo. Yung fees, yung lahat ng gagastusin mo, i-consider mo. Tapos, yung pinaka-rate na gusto mong makuha na buo, yun, plus, dadagdag mo dun yung mga expenses like yung fees, yung internet, yung ano. Yun, so, para hindi ka magre-reklamo na hindi mo makuha yung... Oo, kasi ang dami nang meron, andyan na yung job, tapos nag-work na sila, tapos kada payout na lang ni Upwork, parang, ano ba yun, taas-taas ng fee, ganyan, parang magre-reklamo sila. Lalo na ngayon na, lalo na nang nanihingil na ngayon si Upwork, kada apply. So, parang, oo, alam mo naman na may fee yung Upwork, di ba? Alam mo na yan ever since. Bakit ngayong nandyan na yung trabaho, tapos nakikita mo kung magkano yung kinakaltas eh, parang ang sama-sama ng loob mo. Ang dami mo masyadong kahaman, friend. Huwag lahat sa'yo. Naaano ko pag may nagre-reklamo about sa fee, kasi parang ano lang yun eh, parang medyo common sense na yun. For example, dati ako, nung nagsistart ako, kung gusto ko ng $5, alam ko na may fee, ang ibibigay ko $6. Para alam ko yung $5, buo kong makukuha. Yan ang makukuha mo. Oo. So, yung sa bid ko, dinadagdag ko na yung fee na kukunin ni Upwork. So, hindi siya magiging masama ang loob ko dahil in the first place, hindi sa akin yun. Dahil yung inano ko lang naman is yung... Yo. Kumbaga, ang target mo lang kasi is 5 talaga. 5. So, ayun. So, in essence kasi, when you compute for fees, napakaraming considerations. Hindi lang yung dagdag mo, hindi lang yung expenses mo. Titingnan mo rin pati yung kakayahan ni client. Kaya if you want to learn more doon sa rate, you go back to our previous episode kung saan pinag-usapan namin. Kasi dinis-discuss mahigit isang oras yung rate. Madugo yun eh. Oo, nag-away-away pa nga kami dun eh. Madugo yun eh. Madugo yun eh. Sisituhan kami virtually. So, maraming considerations yun. Hindi lang siya basta idagdag mo yung fee and ano yung gusto mo makuha. So, panorin nyo na lang ulit yun para sa rate. Kasi, kaya lang natin siya binanggit. Kasi nga, may mga nagre-reklamo na parang bakit yung job ko, ito, pinagawa na sa akin to, ito. Tapos yung rate ko ganito lang. Eh, siya yung nag-ano eh.
Tatandaan natin, no, pag nag-a-apply ka sa trabaho, yung kliyente, nagwo-work lang sa kung ano yung binigay mo sa kliyente. Mm-hmm. That would mean, kung ano yung binigay mo ay resulta ng pagbabasa mo nung job ad or nung ad. Mm-hmm. So kung meron kang binigay, kunyari, naka-template, karamihan kasi sa atin naka-template ni, templated lahat. Binibigay ng so, mga coach na. Copy-paste, copy-paste, copy-paste. Tapos, pag naglagay ng presyo, actually, may tip pa nga dun si Upwork, di ba? Nagbibigay ng tip si Upwork based on past experience. Yung iba, hindi pinapansin yun. Automatic, di ba? Nakaset na eh. Sineset mo naman na eh. So, yung iba, kahit yun, hindi pinapansin. Next lang, next, next lang, next, next lang, next. Tapos, send. Nang hindi binabasa from the start kung ano yung job ad, doon tayo nagkaka-problema. Oo. So, yung balik tayo. Hindi tayo nagbabasa. Oo. Tapos biglang nareklamo sa groups. Na, so, ano ba yung parang right project or right job for you? Paano mo malalaman? Paano mo i-determine para maiwasan mo yung mga ganyang eksena scenario. After? Okay. Hindi tayo yung magsasabi kung ano yung right para sa nila kasi sila nga yun. Ang masasabi natin ngayon or masishare natin ngayon how, is yung mga how. Steps para ma-determine nila yung right for them. Figure out. Yung sa akin, yung first step talaga is unang-una, magbasa. Yun talaga ang first step. Magbasa ka. Magbasa. At hindi ka lang magbasa para sa magbasa. Magbasa para umintindi. As in lahat, mula sa hinihingi, I mean, ano yung scope ng job, kung ano yung daily tasks, ano yung background na kailangan at ano ang budget ni client. Mm-hmm. Tignan mo din kung minsan ano ang rating, yung verified payment, yung mga ganun. So, babasahin mo lahat yun. Minsan, again, minsan, babasahin minsan, para intindihin. Ano to? Oo, minsan kasi, binabanggit ng client na first hire siya. So, kunwari nabanggit ng client na first hire niya if ever. So, if for example, nabasa mo na first hire ka, syempre, i-expect mo na ikaw lahat ng gagawa nun para dun sa client. Kasi dalawa pa lang kayo eh. So, ikaw pa lang yung pag-titiwalaan niya na gumawa nun. Since ikaw yung hinire niya. So, hindi ka pwede magreklamo na baka, bakit pinapagawa ni client to? Wala naman sa job description. In the first place, sinabi niya, no, first hire ka and ikaw yung magiging partner niyang umpisa. So, dapat, for me, kung mabibigyan ako ng bagong task, ganyan, hindi ko na siya ire-reklamo. Parang ipitake ko siya as a chance para matutunan yun. Mm-mm. Pareho tayo ng take dyan eh. Yes, oo. So, para matutunan yun yung boss. Yes, lalo na kapag within work hours naman niya pinapagawa at bayad naman. Oo. Bakit kapag reklamo, ayaw mo nun, ibig sabihin, parang yung work hours mo, madaragdagan, and at the same time, binabayaran. Mm-hmm. Eh, kung wala na siyang ibang ipapagawa sa'yo, paglalagaw din ka niyan. Kasi alam mo na bayaran ka niyan nung nakabunga ka pa lang, diba? Pangalawa, although, yung matututunan... Tatandaan natin muna, ha? Tandaan natin, yung extra tasks na yan, magfo-fall yan sa hourly rate. Kung project rate ka, kung project-based yan, dapat alam mo din kung ano yung tatanggihan mo kung hindi na siya scope nung original project mo. So, sinasabi namin na tatanggapin mo yung bagong task is kung hourly ang rate mo. Kung hourly. Which we assume, karamihan sa majority, inyo ganun, na hourly ang kinukuhang rate. So, yun yung sinasabi nila na tatanggapin mo. Kasi bayad naman ang per-ora mo eh. Extra task na ganyan nasa hourly. Kasi si client, alam niya kung enough ba yung oras mo or sobra yung oras na meron sa'yo sa mga pinapagawa niya. So, kung alam niyang, halimbawa, 8 hours ka a day, and then in 4 hours, tapos yung task mo for the day, syempre, mag-iisipin na idadagdag kasi babayaran niya naman yun eh. Which is mas matuwa ka kasi maubos yung 8 hours mo, di ba? Instead na pag-log outin ka niya at wala ka namang gagawin ngayon. Wala ka nang bayad for the day. Oo. Di ba? Mostly ng VAs talaga hourly. Oo. Mention natin na pag sinabi ni client na 40 hours, hindi naman yan lagi agad-agad na 40 hours ka. So, hindi siya agad. Staggered yan. Kasi hindi naman niya alam kung ano yung lahat ng ibibigay niya sa'yo na task eh.
hindi rin naman niya alam kung ano yung kaya mong gawin. So, first, umpisa niya sa maliit, isa, tapos hanggang dadagdag at dadagdag ka, and eventually, magiging full-time ka na pag ikaw yung pinagkakatiwalaan. Oo. Kunwari, full, ano ka, di ba, nag-start siya sa maliit, tapos bawat dagdag niya ng task, nagre-reklamo ka na dapat inaangat yung rate mo, edi syempre hindi na turn off na yun sa kanya, di ba? Oo. So it's in the first place, full-time yung binudget niya for you. Oo. Parang, ano, maisingit ko na rin dyan sa ethics na yan, na pag 8 hours ka, halimbawa nakamax kang 40 hours per week, kung hindi naman uubos ng 40 hours yung mga task mo, wag mo naman nang pag-play yung timer mo para lang. Gusto, oo. Wag mo namang ubusin. Nakakahiya. Huwag namang kapal mo. Gahaman masyado. Oo, kasi hindi tanga. Malata mong nandadaya ka na lang. Hindi tanga ang client. Alam niya kung ilang oras mo lang dapat matapos yung mga task mo. And alam niya kung ina-extend mo o hindi. Kaya, bago ka pa mahuli, sawayin mo na yung sarili mo. Yes. Kasi mas nakakahiya so kung ipapakumpa sa'yo. Babalik yan kung nagbabasa ka ng job ad. Kasi sa job ad pa lang, malalaman mo na ito ba yung gusto mo na trabaho. Babalik siya sa preference mo eh. Ito ba yung gusto mo? Nung nag-decide ka ba na mag-freelance, ito ba yung gusto mong mangyari sa freelance career mo? So kung nagbabasa ka, doon mo malalaman unang-una kung tama para sa'yo. Kaya yun yung una, magbasa. Hindi ibig sabihin, kunyari, naglagay ng ad, kailangan within 5 minutes naka-apply ka na. Walang ganon. Hindi po siya pabilisan. Uh-oh. No, although may buhay ang ads, may shelf life ang ads. Sinasabi nila na ano? Sinasabi nila hindi siya paunahan eh. Mas maaga, oo. Yung iba sinasabi mas maaga, okay, mas mataas yung chance. Pero hindi sobrang aga na hindi ka na nagbasa. Kasi iba kasi yung aga nga. Oo, sorry. Hindi mo naman binasa. Kunwari, first ka nga, kunwari 5 seconds pa lang nag-ano ka na, nagpadala ka na ng mahaba. So magtataka siya, sinulat ba talaga nito? Kung ikaka-post ko lang, bakit ang haba na ng agad na sagot? So, syempre common sense ni client, copy-paste mo lang yun. So, isi-skip ka niya, mapupunta pa rin doon sa nagbasa talaga. Ayan. Oo. Kaya nga naglalagay yan ng mga instructions, special instructions, yung mga put spaghetti on top. Kasi, gusto nilang i-test kung nagbabasa ka. Kasi nakakuha na sila ng application. Nakakuha na sila ng application na hindi nagbabasa. Yes. Gutom talaga. Pasensya na. Gutom, Jones. Your cover letter. Ganon. So, kasi nakakuha na sila ng application na hindi nagbabasa. So siguro ang maia-add ko lang na tips dyan, no, yung parang how to figure out what's the right job for you is, siguro ipukwento ko ng very slight kung paano ako nagsasubmit ng proposal. Halimbawa, sa Upwork. Yun. Halimbawa, syempre magsasearch ako ng job. Halimbawa, transaction coordination. Tapos babasahin mo syempre yung job ad. Itingnan mo kung yung description nung task is ganun yung alam mo or yung ginagawa mo. And at the same time, kung iintindihin mo at familiar ka dun sa task at sa parang sa skill set na hinahanap niya, mai-imagine mo kung ano pa yung mga possibility, mga possible task na pwede niyang idagdag na hindi nakasulat doon. Kasi mostly makakadugtong. Oo. Na related dun sa job ad niya. Kasi hindi niya alam eh. Minsan hindi nila nilalagay lahat eh. Or minsan na-figure out nila na kailangan pala nila kapag nandyan ka na. Na kailangan normally kasi, kaya nila hindi nilalagay kasi yung umbrella task na yun, nandun na sa ilalim. Oo. Parang given na, nakasama na tong mga bagay na to. Yun. Tapos, syempre, due diligence din na titingnan ko muna kung kasi nasa gilid, di ba, kung anong oras ni client. So, kung hindi ako familiar sa city, isa-search ko para malaman ko kung PST, EST, yung time zone niya, kung sang city siya. So, maisip ko, ay, nakapag nagka-client ako ng ginto, okay pa. Tapos, titingnan ko din yung history ni client, kung magkano yung usual na binabayad niya sa similar jobs or medyo related na job, para may idea ka kung magkano yung sisingilin mo na hindi naman ikagugulantang ng client, di ba? Or kung sisingil ka man ng mas mataas, siguraduhin mo na maririsan yung makatarungan.
Oo, kung bakit ganun kataas yung sisinglin mo sa kanya compared dun sa previous na binabayad niya, siguraduhin mo kaya mong panindigan at kaya mong i-reason out kung bakit ganun kalaki yung rate na sinisingil mo. So, correct. Ganun yung mga ginagawa ko before pa ako mag-submit. Tapos, syempre, sa niche ko na real estate, ang daling hanapin ni clients eh. Lahat kasi ng realtors may website at may profile yan sila na nakapublic sa US. So, search ko yung pangalan. Halimbawa, Nizza Gueco, realtor. Lalabas na kung nasang state siya. Yung siya nga lalabas eh. Phone number, email address, lahat. So, para mag-check kung legit sila and malalaman mo kung ano yung market sang state sila, alam mo na kung kaya mo o hindi. Tapos, halimbawa, Keller Williams siya. So, kung familiar ka sa Keller Williams, alam mo na yung mga tools na ginagamit ng Keller Williams sa mga realtor. So, hindi ka na magugulat kung may idagdag man siya na hindi nakasulat dun sa job description. Do your research. Due diligence. Before ka mag-submit ng proposal. Sa ibang industry din naman siguro ganun. Pag nagbanggit sila ganun, ng mga... Ganun naman. Oo, pag nagbanggit sila ng mga task, halimbawa, listing ng Amazon. So, syempre, alam mo na kung ano yung mga kasama na doon mag-research. Basta mag-list ka. Oo, kasama na mag-research, mag-edit ng konti ng picture para yung mga ganun, magsusulat ka ng description. Kasama na lahat yun. So, huwag ka nang magugulat. Yes. Explain natin sa side ni client. So, siguro, sa side ni client, for example, ako, nag-hire ako. Hinire ko si madam. Hire kita as BA. Kasi meron akong e-commerce store. As freelance webcam model. So, syempre, pag kinuha kita, hindi ko ililista lahat ng lang task doon. So, ililista ko lang yung parang mga first na task, ganun. Tapos, eventually, pag na-hire na kita, may naisip ako na papagawa or for example, ayaw ko na siyang gawin kasi may kailangan akong gawin na iba. Syempre, pwede ko siyang ipasa sa'yo. Oo. Kasi, remember, VA ka, mo, virtual assistant, it's very general. Lahat. So, huwag ka mag- lahat. Lahat yon. Lahat ng pwede niyang ipagawa sa'yo remotely, na pwedeng gawin remotely, pwede niyang iutos sa'yo. So, huwag kang magreklamo. Unless ipinapagawa niya outside work hours. Or illegal. or illegal. yung aim mo kasi, ang aim mo is ikaw na yung maging asahan ng client at hindi na siya mag-hire ng ibang tao. Kasi online nga siya eh. So, hindi, parang hindi practical for the client to hire a lot of people para gumawa ng tigi-tigi isang job. So, kaya ka nga... Hindi na uso yung tingi-tinging trabaho. Positioning siya. Yes. Gusto mong i-position yung sarili mo as something that is valuable to the client. Oo. At saka ako, personally, as a freelancer ako, kung ang task ko sa loob ng mahabang panahon hindi nagbabago, kakabahan ako. Yes. Kasi parang, okay, hanggang dito lang yung tingin niya sa akin. Oo. So, hindi na tayo unlad dyan. Pero mentres pinagbibigyan ka at pinagkakatiwalaan ka ng mga bagong trabaho, ibig sabihin, lumalaki yung clout mo sa negosyo niya. Oo, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ka na niya. So, kasi tayo, again, sanay tayo sa employee mindset na lahat ditingi. Yung kailangan lahat may presyo. Bawat kilos may presyo. Yung kung ano lang yung pwedeng ganun. Kung ano yung position, halimbawa, nasa company ka, yun lang, JD mo. Yun lang yung job description mo, yun lang gagawin mo. Pag inutusan ka ng pero, parang medyo managerial level, nagagalit ka na. Kasi hindi ko naman trabaho. Ay, ipapasa mo na. Hindi ko trabaho to, bigay mo kay gano'n. So, hindi. Pero, pag tinignan nila, yung bottom ng kanilang kontrata na kasulat doon, perform any tasks as assigned to them. Nakasulat yun parate sa dulo ng kontrata. Yes. So, hindi ka talaga pwedeng magreklamo. True. Kasi ang nakasunod sa kontrata, kung anong ipapagawa sa'yo, gagawin mo. At as long as una, hindi illegal, tsaka may bodily harm. At saka hindi mo ba naisipin na sa advantage? Natututo ka ng other skills nang hindi mo kailangan magbayad ng course. Naisip si Katriona, look at the silver lining. Nakakabuhi. Nakakairita na.
Tumayo ka, umikot ka. Tumayo ka, umikot ka. Umikot ka. Nakabuisit ako. Triona in the silver linings. Nakakairita. Nakakabuisit. I mean, ano sinisingit mo? Magreklamo ka pa. Oo nga, Diyos. Ano to, lumalaban ka na kay Rhea? Ganon? Pabibuhan ng mga singit-singit? Mga saying-saying. Ayun, so, nakakahawa. Magreklamo ka. Oo. Buti na rin, di umaabot pa akin. instead of ireklamo mo yung per task na ibibigay niya sa'yo, bakit hindi mo tingnan as an advantage? Kasi pinagkakatiwalaan ka niya eh. So, isipin mo may freelancers. Or aside from that, isipin mo muna na baka naman yung hinihingi na task sa'yo ay kasama talaga doon sa umbrella task na pinagagawa sa'yo. Kasi sanay na sanay lang tayo magreklamo. Ang bilis nating magreklamo eh. Alam mo yun? Oo, ang daling magreklamo, no? Hello? We do not listen kasi to understand. We only listen to reply or listen to complain. Oo. So, hindi pa nila diba? Iniisip yung task. Nakita lang nila yung pangalan. Sabihin, nagre-reklamo na. Mm-mm. Mamaya yun pala, 5 minutes lang yun. Mas matagal pa yun. Nilagi niya dun sa group at nagreklamo at nag-comment dun sa mga nag-comment kaysa dun sa ginawa na lang niya yung task. Pagka ganun, ipatulpo mo. Ayun, may kadugtong yung tip ko. So, ito na, nandun na ako sa nagsubmit na ako ng proposal. Isumbong ko sa peso sense. ito na. So, ito na, kunwari, nagsubmit na ako ng proposal. Ang isang technique na ginagawa ko is, dun sa dulo ng proposal, lagi ako agad hahamon ng interview or ng call. Correct. Totoo kasi naman dapat yun. Nagre-ready ako ng mga tanong para mas maintindihan ko yung business niya kung kaya kong pasukin o hindi. Okay. Magtanong ka ng magtanong. Punta tayo doon sa tanong. Importante na nagtatanong kayo. Pag tinanong kayo ng kliyente at sinabing, do you have any questions about the job? Magtanong kayo. Kasi pag hindi kayo nagtatanong, it shows that you are not interested in the task, you are not interested in the job, you are not interested in the client, or hindi mo binasa. Mm-hmm. Kasi imposible, sa basa mo pa lang, iintindihan mo lahat. Alam mo na. Possible. Yung iba kasi, akala nila, pag nagtanong ka, parang sign yun as kagalingan, yung hindi ka nagtatanong. Pero hindi kasi. Hindi. Parang mas meron genuine care for the client. Asking questions means you're very interested. Oh, kunwari. Yes. Kahit hindi kahit hindi mo naman tatanungin ko anong kulay ng panty niya, ganun. So, tatanungin yung totoo. Ano, saan galing to mga example na to? Yung totoo. Nizza, anong meron? Bakit nagiging ganyan ka? So, nanggagaling sa mga example na to, itatanong yung kulay ng panty. Hindi, I mean, huwag kayo mahiya kasi hindi naman personal yung tatanong nyo. Lumipat sa akin. Hindi naman personal yung tatanong nyo. So, hindi kayo dapat mahiya. For example lang, sinabi na niya yung task. If it's about the job. You understood na lahat ng task. So, pwede mo tanungin, ano ba yung business niya? Sino ba yung target audience niya? Kasi, tanungin mo na ng tanungin. Or actually, pwede mong ipaulit. Pwede mong ipaulit yung nakasulat. Pwede mong ipalinaw. Hindi din nakakahiya na, pwede mo bang imas paliwanag pa sa akin kung ano yung kailangan doon sa trabaho? Hindi siya nakakahiya. Hindi ibig sabihin nun, hindi kasi ka nagbabasa. Pwedeng gusto mo lang malaman yung finer details ng task. Gusto mo kasing malaman kung paano mo ipoposisyon yung sarili mo para matulungan siya. Hindi yung parang ihihintay ka ng utos sa kanya. So, di ba? Mas maganda yung alam mo parang hindi nag-iisip nun parang ang robot. Saan ka pa? So, true. Marami kasi sa atin yung ginagawa ko dyan pagdating sa question and answer. Di syempre, nag-research na ako about kay client, di ba? Tapos pagdating ng usap-usap, sabihin ko sa kanya, actually, ni-search na kita. Ginaganon ko siya talaga. So, that's true. Magandang sign 'yon. Kasi ibig sabihin,
interested ka talaga kasi nag-research ka eh. Sasabihin ko sa kanya, ah, ganito ka pala, so Keller Williams ka pala, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, ang next na tanong ko, yung size ng business, para alam ko kung mag-expand pa ba ako bukod sa task na sinulat niyo or hindi. Kasi syempre, mas malaki, mas marami kang pwedeng gawin or mas maraming pwede pang ipagawa sa'yo na hindi nasusulat, diba? Tapos, ask about the task, yung specific na magiging role mo. Kasi usually, general yung nakaliste. Yung very specific, halimbawa ako, sabihin ko, ano ba, ako ba mag-handle ng transaction? Magsa-start ba ako pagpasok ng listing o pagpapag-accept ng offer? So, yun. Very specific yung mga tanong ko. Tapos, ano, para alam nila na alam mo yung number one, na alam mo yung ginagawa mo, na number two, correct. Interested ka dun sa trabaho, and number three, may maitutulong ka sa kanila. Yun yun. Huwag kayong matakot sa interview, kahit pa chat lang yan, kahit call, kahit pa video, madali lang naman mag-ayos ng background at ng mukha. Go lang kasi doon mo mas malalaman yung detail ng magiging trabaho mo at malalaman mo kung para sa'yo katanggap-tanggap yun o hindi. Kasi pag yes ka lang ng yes, tapos bandang ulit, tsaka ka magre-reklamo, ang dating mo talaga noon, mukhang hindi ka nag-iisip, mukhang hindi ka interesado, na pera lang talagang habol mo, kumita lang, pero wala kang pakialam sa trabaho. Oo, yes lang yes para may work. So, hindi yes, para may kita. Yes lang ng yes. Oo. Ito rin, sasabi ko din na, alam na, naiintindihan din naman namin na yung, kunyari, merong mga tayong mga freelancers na kasama na, yung talagang kailangan na ng pera, yung kailangan na ng kita, so kung ano yung unang dumating tatanggapin. Ako, sinasuggest ko pa rin, nabasahin nyo pa rin. Kasi ganito yan eh, kailangan nyo na ng pera, so tatanggapin nyo na yung trabaho. Oo. Pag tumanggap ka ng trabaho dahil sa pangangailangan, pero hindi mo pa rin inintindi kung tama ito para sa'yo, at the middle of the job, mararamdaman mo, lugi ka. Lugi ka sa oras, lugi ka sa gastos. Kasi tandaan nyo, nagbabayad kayong kuryente, nagbabayad kayo ng internet, yung technology, so yung oras. So, mararamdaman mo sa gitna ng trabaho, akala mo kumita ka na, pero hindi. Sa totoo, luging-lugi ka. Kasi nga, nagkumahog ka, tinanggap mo siya nang hindi mo pinag-iisipan or binabasa or iniintindi. So, wag din tayong papabulag sa good things are worth waiting for. Charot. Kunwari, ano pa kasi, kunwari, sinabi niya general virtual assistant, yun pala yung ibig niya sabihin na general virtual assistant. It's para isaluhin lahat ng task. Hindi ibig sabihin nun na yung pinakamadali. So, nakita mo general virtual assistant, nag-bid ka ng $3. Tapos, nung nagpagawa siya ng ano, nagpagawa siya ng kung ano-ano, doon ka magre-reklamo. Eh, pero kung binasa mo pala ng mabuti and nagtanong ka ng questions, malalaman mo na kunwari, kunwari real pang estate lang to. $6 so, pala ang trabaho. Or pang six, hindi ka pwede mag $3 ng real estate ko kasi may alam ka na sa real estate. So, doon mo madedetermine na hindi lagi sa job title malalaman yung bid mo. And hindi rin lagi sa sarili mo kung ano yung gusto mong bid. So, yung bid natin mag-ano rin. So, again, panorin nyo na lang yung last. Per client. Yung last. Panorin nyo yung episode about surveys, kung paano mag-compute. So, hindi natin siya. Matagal-tagal na rin yun eh, no? Yung presyuhan na yun. Siguro mga 4 or 5 episodes ago. Si Maddy may alam. Si, tanong natin si Maddy. Mga 4 or 5 episodes ago siguro yun. Ang dami kong nakikitang job ads na related sa real estate. Kasi siyempre pag magsa-search ako, real estate VA. Tapos yung job description, pang transaction coordinator. O kaya sasabihin, real estate transaction coordinator. Pero sa description, yung titles, marketing. Mali. Diba? Oh. Parang, kaya magbasa ka talaga, basahin mo. Tapos makikita ko sa baba, pag tatawagin ako, appointment setter, wait, next. Wait it. Kailangan. Tapos habang nagtatanong din kayo, isa rin yung tatanungin is so alam niyo na yung negosyo, nagtanong na kayo. Isa din kailangan yung pag-isipan is kapag ka pinapipirma na kayo ng mga importanteng dokumente tulad ng non-disclosure agreement, non-compete clause, yan yung mga bagay na yan, lalo na yung mga importanteng dokumento na yan. Marami sa mga kasama nating freelancers, lalo na yung bago na gugulat. Oo. Na bigla silang kailangan pumirma ng kontrata. Tapos, syempre, dahil kailangan na ng trabaho, pirma-pirma, walang basa-basa, walang intindi-intindi. Pa,
Basa. Hindi basa nila alam. Mabuti. Pagkatapos ng... Kasi may mga... Pagkatapos mga ng ano, na may na-violate na pala sila, na-close nung hindi kasi mga na, non-disclosure tsaka non-compete. Eh, hindi mo pwedeng sabihin na... Natali ka na doon, di ba? Ano binigay niya yun. Mm. Oo. Kasi, kasi ito rin eh. The law is not an excuse. Correct. Yes. Isipin kasi Donisa. Sige, Donisa. Ay, sige, sige. Maliit lang ko. So, isipin nila, sa pagmamadali mo, hindi yan makakabuti na nagkaroon ka ng trabaho agad. Kasi may chance na hindi siya lalo magtagal dahil hindi mo siya binasa at pinag-aralan. So, ayun. So, kahit nagmamadali ka, isipin mo na ng trabaho. Pasakin mo pa rin. Ayun. Tsaka isipin mo, yung first job mo, hindi masaya. Tapos hindi mo magagamit. Oo, hindi maganda yung experience. Oo, madadala ka agad. Nakakababa siya ng moral kung gusto mong ituloy itong karir na to. Yes. Kasi parang yung simula mo pa lang, ang pangit na. Oo, so parang gusto mo pa bang ituloy? Tsaka isipin mo yung kada araw, gumigising ka, nagpupuyat ka, so, nagbababad ka sa computer mo na aburidong-aburido ka, hindi mo gusto. Hindi mo makuha-kuha ang mag-start ng timer, di ba? Nakakatamad. Mabigat sa loob. Mabigat ka na. Oo. Mm-hmm. Hindi yung umpisa pa lang excited ka na kasi alam mo, after nito, pwede ka na mag-ano, maggawa ng ibang bagay. Pero ikaw, up to the last minute, meron ka pang 3 hours na kailangan, 10 o'clock na ng gabi, hindi ka pa tapos, hindi ka pa nakakapag-lagin dahil sa pagpo-procrastinate mo and sa dahil tinatamad ka. So, dahil ayaw mo nang ginagawa mo. Oo. Tapos ito pa pala, yung tungkol dyan sa mga NDAs tsaka sa mga non-compete, gusto ko rin lang pala paalala. Tatandaan natin kasi ang thinking ng ibang freelancers, since nasa Pilipinas tayo tsaka nasa ibang bansa sila, hindi applicable yung laws na yun dito. Hindi. Pwedeng i-apply yung mga laws na yun. Kasi in essence, you are signing a legal document. No? And a legal document can be binding anywhere in any country. Paano kung yung napirmahan nyo pala, eh yung kliyente pala napirmahan nyo, eh patola ang paboritong gulay. Yes. Maraming perang gagastusin. Si kaya kumuha ng abogado. May oras na sasayangin. Yari ka. Kasi marami nang ganyan. Marami nang ganyan na nangyari. Nakala nila malulusutan nila. Yes. But no. Iisip kasi nila, may mga kilala akong ganyan. Mabagal hanggang yung ngayon, naghahabulan sila. Talaga ba? Oo, may kinakas. Ay, nako, isa lang ang solusyon dyan. Isumbong kay Tulpo. Ha! Ano yung peso, Sen? Balik na naman tayo kay Tulpo. Oo, hindi, seryoso. Hanggang ngayon, naghahabulan sila. Nagsasabitan sila ng mga sumpinang kineming mga notice to explain keme-do-keme-do. Tapos, let's say, ang masaklapan nito, nagre-request ng refund si client. Paano pag nag-request ng refund si client, eh, nagastos mo na lahat ng pera na yon. Oh, patay kang bata ka, sa mukukunin yon. Kasi pwede silang mag-request ng refund, remember? Hindi nyo, nakikita nyo yun. Dahil hindi mo binasa, hindi mo makikita na sa... Oo, na nasa nasa interface ng Upwork na pwede kang magbigay ng refund at pwede mag-request ng clients ng refund si client. Paano kung umabot sa ganun, nag-request ng refund si client, lahat ng binigay niya sa'yo, let's say, nagtrabaho ka for a month, gusto niya ngayon pa-refund. Eh, paano mo ngayon ibabalik yun? Eh, kinain mo ng lahat yun, iginala mo ng lahat yun. Hindi, ano, siguro dagdag ko rin. Sasayang spaghetti na yan. So, idagdag ko rin yung lagi kong tip na kahit na hindi ka masaya and kahit na naiinis ka, wag ka mag-burn ng bridge sa client. Oo, kasi totoo yan. Lalo, meron akong nakausap noon. Meron pa siyang parang $600 yata kay client. Pero kasi, nagkasagutan na sila. So sabi ko parang medyo malabo kasi lalong hindi niya ibibigay yan. Dahil nagsagutan na kayo eh. Oo. So ako, meron akong client ngayon. Parang 2 months na yata yung ano niya. Hindi ko siya inaaway kasi nga, nasa kanya pa yung pera. So, parang follow-up lang ako ng follow-up. Maniningil ka lang na maniningil. Maniningil ka lang ng maniningil. Hindi mo siya aawayin kahit na alam mong, ang dami mo nang gusto sabihin sa akin, gusto mo na siyang ipakulam, gusto mo na ipabarang, gano'n. Hindi mo gusto mo na ipatulpo. Gusto mo na ipatulpo.
Yung sa mga nagtatanong kung bakit namin sinasabi si Tulfo ng madalas, inside joke po. Oo, so, inside joke po yun. Lahat ng solution joke po, si kulay, Tulfo. Inside joke, kulay pink. Hindi, ayun. So, i-ano natin, yung pakikipag-usap, ayusin din natin sa kanila. Kahit na may problema ka na, or kahit na naiinis ka na, o naiinis ka, huwag ka muna makipag-usap. Kasi hindi mo malalaman na baka mamaya maging client mo siya ulit or maging magbigay siya ng client. Always be the better person. Mm-hmm. Yes. Magandang topic yan. Siguro later pwede nating i-discuss yan. Parang conflict resolution. Paano pag may conflict kayo ni client? Diba? What's the best way to go about it? Pwede natin pag-usapan yan in a separate episode kasi madugo din yan eh. Mahaba yun. Mahaba-haba yan. So, yun. Ayun na nga. So, balik tayo sa natin project. How to figure out the right freelance job or project for you. Basta yun nga, magbabasa. Babasahin lahat. Tsaka, ito pala, huwag kayong magpipirma sa bagay na hindi ninyo naiintindihan. Huwag niyong ilalagay ang pirma niyo sa mga bagay na hindi ninyo naiintindihan. Mm-mm. Meron kasi ako dating naging client. Pero agency siya or company siya na nag-operate locally. Hanggang sa matapos yata yung 1 year ko sa kanila, hindi ako pumirma ng contract. Kasi, doon sa non-compete nila, after ko mag-resign, kailangan ng 2 years bago ako mag-apply sa same job. Ano kayo siniswerte? Eh, before nyo ako mahal, trabaho ko na to. Tapos, 2 taon nyo akong tatanggalan ng kabuhayan. Hindi. Tapos, pangalawa, gusto nila, exclusive ako sa kanilang mag-work. Hello, nakilala nyo akong freelancer, tapos tatanggalin ko lahat ng client ko para sa inyo, tapos magkano lang naman papasweldo nyo sa akin. Ano kayo ulit siniswerte? Ay, hindi talaga ako pumipirma ng kontrata, manigas kayo lahat dyan. Diba? Basa. Kasi pag basta ka lang pirma ng pirma, matatali ka ng hindi mo din natin, hindi mo alam. Sabihin din natin sa kanila na meron kayong karapatan. May right kayo na i-contest yung contract. Kaya kasi nga ganito, na pinapabasa sa'yo eh. Nasanay kasi tayo dito sa Pilipinas na ang contract, kung ano yung halimbawa. Kung ako halimbawa yung employer, ito yung contract. Parang templated na siya na hindi na pwedeng baguhin eh. Ang sa mga clients natin overseas, especially sa US, since US lang naman yung experience ko, wala na ibang country pa. Sa US, pwede mong i-contest yung ibang terms ng contract. Kasi sabi mo, ay, ayoko nito. Ayusin nila, di ba? Pag-uusapan nyo, hindi katulad dito sa atin na pagkabigay ng contract sa'yo, within 5 minutes, kailangan mapirmahan mo na. Sa kanila, pwede mong paglimilimian ng ilang days at basahin ng maigi bago mo pirmahan. Hindi ka nila kukulitin, hindi ka nila mamadaliin. Kasi kailangan... Actually, for most international clients, pwede yan. Kasi I have clients in the US, in the UK, Australia, and Dubai. Bago nila, actually sa akin, experience ko, bago nila ilatag ang kontrata, tinatanong muna nila yung terms ko. Ako yung tinatanong nila kung ano yung terms ko. Then at saka nila gagawin yung kontrata. Yes, At kasi alam mo na hindi templated. Ganun din yung isang client ko dito. Ina-adjust nila yun Kung ano yung pinag-uusapan namin doon sa parang interview, yun yung nakalagay sa kontrata. Tapos, dinouble check ko lang. Tapos, binasa ko na yun nga mismo yung pinag-usapan namin. So, yun. Tsaka ako kumirma kasi yun yung nakalagay. Sa mga clients ko naman, ang tanungan namin, may contract ka ba? Una kong tatanungin, may contract ka ba na papipirmahan sa akin? Kung wala, ako meron. Kung sino yung sa amin na magbigay ng contract, edi siya yung magbibigay. Tapos, may mag-a-adjust. Tapos babasahin niya. Tapos meron kasi akong terms dun sa contract ko na parang okay lang ba na yung employment ko sa'yo is gamitin kong, pag halimbawa sa website ko, i-feature ko na naging client kita, sasabihin ni client, ayokong i-feature mo. Okay, edi tatanggalin natin yung clause na yan, ganyan, yun lang pala, just malit na ba? Kaya nga naka-clause di ba? Kaya nga parte-parte yung ano yung contracts para alam mo kung ano yung ayaw mo. Anong section yung ayaw mo. Hindi siya paragraph, hindi siya e-book na may chapter-chapter. So, mayroon siya per paragraph, per clause. Per section, per clause. So, kung siya ayaw, pwede mo siyang pabago, pwede mong sabihin na medyo hindi ako komportable dito sa nakasulat dito kasi ganito, ganito. So, maiintindihan naman nila. And alam nila na binasa mo. True. Huwag basta... Tsaka actually, yung mga request na yan for changes in the contract, dapat din aligned siya kung ano yung nabasa mo sa job ad. Kasi baka mamaya nakasulat sa job ad, work requires you to work, let's say, Pacific Standard Time.
eh ikaw ayaw mong magpuyat. Pero dahil hindi mo binasa, nag-apply ka. Pwede okay na, magtatanggapan na. Sabihin mo, ay, hindi pala ako pwede, ayoko nung magtrabaho ng Pacific Standard Time. Eh gaga ka ba? In the first place, nakasulat doon, ang trabaho ay Pacific Standard Time. So hindi mo pwedeng artehan yun. Hindi mo pwedeng gamitin yung sinabi namin. Kasi unang-una, hindi ka nagbasa, lukarit ka. Hindi pa, pupurutin kita. Oo, ikaw. Ikaw na nakikinig, lukarit ka. Bakit pa po ang sabi na nakikinig? Hindi mo pwedeng baguhin yung clause ng contract na nakastate na sa job ad. Kasi yun yung basic requirements. Ang pwede mo lang baguhin ay yung mga bagay na walang direct effect doon sa performance ng task. Yes. Oo, kasi kung yung oras, wala siyang bearing sa task. Tuwari ako, wala namang bearing ang oras. Kahit anong oras ko matapos, kahit anong oras ako magtrabaho, okay lang. Pero kung nakastate sa job ad na kailangan ganito, ganyan-ganyan, pero dahil hindi mo binasa nag-apply ka, uulitin ko, ikaw na nakikinig, wala kang karapatang mag-inarte. Dahil hindi ka nagbabasa. But yun nga, so tanggalin natin yung empleyado mindset na sunod na lang ng sunod. So umpisa pa lang, like, i-position mo na yung sarili mo as someone na hindi niya pwedeng bangga-banggain. So, umpisa pa lang, alam pero, mo lahat ng pero Nisa, ano, i-qualify ko yung statement mo ha. Kailangan, hindi ka pwedeng bangga-banggain, pero for the right reasons. Hindi yung magmamataray ka, pero ikaw naman yung may diprensya kasi hindi ka nagbabasa. Oo, yung iba nagtatapang-tapangan, alam mo yung naggagaling-galingan, pero pagka hinimay mo kung saan ang yung ikinagagalit nila, eh dahil sa kagagahan nila, dahil hindi sila nagbabasa. So ilagay natin yung tapang, ilugar ang tapang. Oo, yung tapang mo, ilagay mo yung position mo sa client as someone na hindi niya pwedeng mando-mandohan lang dahil binabasa mo lahat. So, dahil alam mo. Alam mo, hindi ka niya pwedeng, hindi ka gullible na pwedeng loko mo. Ipamukha mong nakakaintindi ka. Yun yun. Kasi ikaw din, as a freelancer din, ilinaw ko lang sa inyo na ikaw din ang magbibigay ng impression sa client mo eh. So, kung magiging sobrang baba ka, mikastupa, parang hindi ka... Parang ipo-push around ka ng client. Ipo-push around ka na. Gawin mo to, gawin mo to. Pero if nag-ano ka na, for example, gabi na, may pinagawa siya. Sabihin mo sa kanya, hindi ako kasi nag-work ng gabi eh. So, wala naman sa kontrata. Wala problema. Wala problema kasi ikaw ang nag-ano eh. So, hindi na siya uuto sa'yo. Pero kung, kunwari, nag-uto siya, ginawa mo naman, pero labag sa loob mo, hindi mo sinabi sa kanya. Tapos, everyday niya gagawin yun. Ikaw yung kasalanan mo. Kasi hindi ka nag-stand. Wala naman sa kontrata niyo eh. So, ikaw yung may kasalanan kasi hindi mo, hindi ka nag-stand. Hindi mo kinontrol sa simula pa lang. Hindi mo pinutol yung sungay. Transparent ka sa gusto mo. Naalala ko pala yung isang client ko. Kasi, during interview pa lang, sinabi ko sa kanya, lahat ng anything admin, anything related sa transaction paggawa mo sa akin, wag lang appointment setting, utang na loob, sabi ko. That's my weakness. That's something that I can't do and something that I don't want to do, sabi ko sa kanya. Tapos every time na may patatawagan siya sa akin, lagi siyang may disclaimer, sabi niya, can you call this? It's not appointment setting. You just need to confirm if she's available for showing. O lagi siyang may it's not appointment setting. Lagi siyang may disclaimer. Natatawa ako talaga sa kanya. Kasi simula pa lang, pinamukha ko sa kanya na kaya kong magtawag ng ibang kliyente para mag-confirm ng schedule kung magkikita kayo or ganyan. Pero yung mismong sale type na appointment setting na i-convince mo siya kung bibili ba siya ng bahay or ganyan. No talaga. Kaya every time na may patatawagan siya sa akin, lagi siyang may disclaimer. This is not an appointment setting task. Ganun siya. Natatawa ko sa kanya. Ito ngayon. Kwento ko, saglit lang. Yung kwento ko naman is, dahil dyan, nakabenepisyo ko, nakaganan siya ako. Meron akong kliyente na, ang client niya isang major airline, as in isang major international airline. Nasa top 2. Dalawa lang yan. Hulaan na ko sino. Ang trabaho ko is gawan sila ng course. Kaya sa simula pa lang, sinabi ko na sa kliyente bago ako i-hire na hindi ako gumagamit ng mga mamahaling tools. Kasi una, mahal. Pangalawa, mahal. Pangatlo, mahal.
Yung standard price kasi is around $1,000 for a lifetime license. So, saan naman ako kukuha ng, at kahit meron ako, kukuha ko ng 50 mil mahigit para ibayad sa license. Kasi nagagawa ko naman siya sa PowerPoint. Mm-mm. And then dumating si client niya na ipagagawa sa akin. Eh, ang requirement ni client dadaan sa ganitong software dapat, kailangan itong software ang gamitin. So sabi niya, meron daw ba akong ganung software? Sabi ko, bakla ka, wala. Tignan mo yung una nating chat, tinabi ko na sa isang umpisa, PowerPoint lang ang gamit ko. To make the long story short, dahil kailangan niyang isatisfy si second mate, si isa sa mga top major airlines inter-globally, binilhan niya ako ng system na nagkakahalagang $1,000 na nasa akin, nakapangalan sa akin, ang lifetime license. Oh, so, nakatipid ako ng $50,000 mahigit. Kasi wala akong, wala siyang laban sa akin kasi sinabi ko sa simula't simula pa lang, sinabi ko sa iyo na wala ako. Eh ngayon, naipit sa project na yon, ako ang hinire niya, eh hindi ko naman kasalanan. Gaga ka. So, bumili siya. Ito pa masaklap nun. Then, bumili siya ng license. Then, nung nilalagin ko ng license, sineset-up ko na sa akin, aba, may magaling na nag-setup na ng license na yon sa office niya. So, bumili siya ngayon ng pangalawa. Para sa akin. Sabi ko kay client, sabi ko, baka naman po pwedeng tumawag na lang tayo doon kay ganitong company, baka pwedeng i-transfer na lang yung client ay yung license sa akin. Sabi niya, hindi, bibili na lang ako. Sabi ko, gastos yan. Kawawa naman yung ano yung overhead mo, wala ka nang kikitain. Alam ko, pero kailangan gawin eh. So, sino kumita? Ako, may layo. Meron akong software ngayon na gamit-gamit na nakalisensya sa akin. Diba? Although, parang may fringe agreement naman na yon na anytime may paggawa siya sa akin, kukunin ko, gagawin ko naman, wala namang problema kasi nga siya yung nagbayad ng license. Pero at the end of the day, hindi niya pwedeng ipamukha sa akin yon kasi malinaw sa simula't simula pa lang na ito ang... Hindi niya pwedeng sabihin na bilin mo. Hindi niya pwedeng isumpa. Hindi ko naman siya pinili. True. Di ba? Walang sumpa sa magaganap. So yun. Ganan siya. Dahil nagbabasa ka. True. Di mo pa kailangan ipatulpo. So, yun. Kailangan rin nating linawin sa kanila na hindi tayo parang sunod-sunod. Nanlalamang. Habang kakalain nila, tuturo tayo ng panlalamang. Hindi. Hindi. Maging transparent lang, yun lang yun eh. Yun ang sinasabi natin, pwede ka magbigay ng terms mo. So, kaya mo ma-enjoy yung freelancing talaga. Kaya mo ma-enjoy yung freelancing talaga kasi talaga mag-work ka on your own terms. Ikaw yung magdi-dictate. Mm-hmm. Ikaw magdi-dictate kung magtatrabaho ka ba sa weekend. So, kung firm ka talaga, hindi ako ako, yung clients ko, sinasabi ko talaga, hindi ako nagtatrabaho sa weekend, pero kung yung rush niya, gagawin ko. Pero otherwise, yung hourly, wala akong log ng hourly ng weekend. So, pag meron siyang papagawa, sabihin ko, sige, sa Monday, gagawin ko. So, hindi siya nagre-reklamo. Unless sabihin niya, ako rin, ganun din sa akin. Diba? Unless kailangan at madalian. Alam mo naman, marunong naman kaming umintindi kung kailangan talaga gagawin namin. Ako naman, sinasabi ko pagdating sa weekend, okay ako magtrabaho ng weekend, pero sabihan mo ako in advance, like a week or two ahead, kasi pwedeng may plans ako for that weekend eh. So, sabihan mo ako. Yun. Ngayon, isa din sa mga concerns, I guess, ni Saraya na kailangan din nating i-address is, di sabi natin, basahin nila, paalam nila kung pumapasok sa framework or sa kagustuhan nila. Mm-mm. Ang tip ko na isa is, dapat kayo mismo as freelancers, alam ninyo ang gusto ninyo. Mm-mm. Alam ba ninyo yung gusto ninyong mangyari sa freelancing career ninyo? True. No? Kasi marami din pumapasok ng freelancing na very disillusioned. Alam niyo yon yung may idea sila na ito yung freelancing pero sa totoo-totoo, hindi. Hindi totoo yung ideas nila. Masyadong grand. May na-picture kasi sa kanila na siguro sa mga napakinggan nilang tao before. Dali mo yan. Dali, Rhea. Alam mo, Nisa, kaya ka nasasapawan. Ang hina ng mic mo. Hindi ka namin masyadong naririnig. Sige na, oo na. Pero yun, yun yung parang mindset. Kaya sila nagkaroon ng ganung mindset sa freelancing. Kasi yung mga napanood nilang mga tao before, mga napakinggan nila, mga nag-picture sa kanila kung gaano ka-grandiose ang freelancing, pack, ganyan.
Ayun. So, ito po yung other Nizza, side of freelancing. Yung totoong side. Mm-hmm. De, ayun nga. So, oo. Kailangan ayan, alam din kasi na natin yung difference. Okay na. Okay na. Ako good ba, na. Kasi na, baka nakakip. Okay. So, kailangan alam din natin yung hindi siya basta alam natin yung expectations natin. So panoorin niyo rin, meron din tayong past video about that. Yung mga unang-una so, pa yan eh. Oo. Unang-una pa yun, unang-unang rant natin yun. So hindi kasi siya minsan kasi may mga pumapasok na ano na idea sa atin dahil yun yung ads na nakikita natin. For example, earn 6 digits by working 4 hours a day. So, kumuha ka ng VA, nakuha mo na yung VA na job, tapos $3 ang binid mo. Eh, di paano yung $12 lang yun yung 4 hours mo, $12 a day? Paano ka aabot ng 6 digits doon? So, kailangan alam natin na, syempre, sa start talaga, hindi ka talaga makakuha ng malaking job kung nagsa-start ka pa lang eh. So, kung hindi ka makakuha ng job na nagsa-start ka pa lang, tapos ayaw mo rin kumuha ng mababa na may matututunan ka at nagre-reklamo ka pag may natututunan kang bago, edi hindi geared yung utak mo to grow, to ano. Wala kang growth so, mindset. Yes, so oo. So, hindi dapat, paano ba? So, hindi dapat na naka, oo, dapat kasi nakatingin ka sa goal mo, pero kailangan realistic yung goal mo. Yun, yun din sasabihin ko. It has to be realistic. Oo. Yung achievable goal, naman. Diba? Oo. Yung iba yung goal sa ano, sa illusion. Goals, hashtag goals. Sa illusion. Iba yung hina-hashtag na goals sa tunay mong goals. Yes. So, you have to be parang, you have to be realistic na parang think of it in a, from the client's mindset din. Ikaw gusto mo magtrabaho ng 4 hours lang. O sabihin natin gusto mo magtrabaho ng 30 hours lang. In a week, yun yung goal mo talaga. Pero you have to be realistic. Sa 20 hours mong pagtatrabaho in a week, lahat ba ng pangangailangan mo maibibigay ng 20 hours na yon at your current rate? Kasi kung hindi naman kaya, di ba, kahit gusto mo, kahit alam mo yun ang gusto mo, is it realistic? Oo. Tsaka hindi lang din sa rate, hindi lang porket kailangan ko ng ganitong pera tapos gusto ko magtrabaho ng 30 hours, i-divide mo na yon sa 30 hours tapos yun na yung rate mo tapos ipipilit mo sa client. Yes, so hindi ganun yun. Hindi din pwede example, yun. Bigyan ko sila ng example ha. So, ako kasi, meron talaga akong, ayoko talaga mag-work ng 40 hours. So, never pa ako nag-work ng 40 hours a week. Ang ginawa ko is nag-ano ko. Aray ko. Hindi ko talaga. hindi ko kaya. Sorry, ako hindi pa rin ako nagtatrabaho ng 40 hours a week. Sa totoo lang. Ayaw nagtrabaho na ako ng ganyan. Hindi ko kaya. Pinaka-max ko na 20. Hindi ko kaya. And hindi ko gusto. So, yung 20 nga, hirap na hirap pa ako. So, ang ginawa ko is naghanap ako ng projects na pwede ko siyang gawin in less hours. Pero yung makukuha kong presyo sa kanya is more than that, kung i-hourly ko. For example, nag-hourly ako, kunwari lang, $10, tas 8 hours. So, $80 a day na yon. Eh, gusto ko less than lang. So, kukuha ko ng mga small writing projects na $20 nang matatapos ko ng 1 hour. So, nakatipid na ako ng 1 hour. Diba? So, kunwari may project ako na $50 matapos ko ng 2 hours. O, edi meron na akong $70 noon ng 2 hours ko pa. Ay, 3 hours ko lang ako. Yan, Nizza, yung logic na sinasabi natin na dahil $20 lang, nakita mo, one-time project, $20 lang, inayawan mo na. Dahil nga hindi mo binasa yung buong ad. Hindi mo nabasa na. Na ano pala siya? Nabasa regular yung ad, pala siya. Tayo, magagawa mo pala siya in 1 hour. So, may $20 ka na in an hour. Diba? Yung parang masyado tayong nakafocus na pera na turn off yung maliit na presyo. Pero hindi natin alam, pag inisip mo nang mabuti, mas malaki yung ganansya. Kasi mas malaki yung makukuha mo for less hours. Oo. Naisisingit mo siya eh. So, maliit man siya tingnan mag-isa, pag naisingit mo siya sa marami, malaking dagdag yun. Instead of nagtrabaho ka ng 8 hours, tapos $10 yung rate mo, ako, pareho tayo ng kinita, $80 din, pero 4 hours lang ako nagtrabaho. So, sinong mas smart, nag-work smart? Diba? So, diba? Hindi nyo pwedeng,
For example, per project nga siya, pero daily project naman pala siya. So, kailangan nyo kasi basahin eh. Hindi siya porket per project and maliit lang, eh hindi na siya for long term. For me, mas naging for long term pa yung maliliit na projects ko kaysa dun sa kasi mga pwedeng hourly bumalik ko. Kasi pwedeng bumalik yun eh. Oo. Pwedeng bumalik si client kapag natuwa siya sa'yo. Oo, kasi ikaw lang din yung babay. Maliliit na yun, lumalaki yun eh. Oo. Until i-refer kanya, ganun. So, hindi mo kasi masasabi, for example, meron siyang client, tapos kunwari, isa lang yung ginawa niya, ay napatunayan niyang kaya mong gawin. So, magkaroon siya ng susunod na ipagagawa. Ikaw ang papatawag. Oh. Parang mayor. So, ikaw yung ikaw yung kukontakin niya. Para, halika dito ah. halika dito. Patawag mo si ano. Ayan, so, ikaw yung ikukontak niya. So, kunwari, wala kang 40 hours nga dahil meron ka lang project. O may 4 hours ako ngayon tapos meron siyang pinapagawa. May extra pa akong hours. Eh di makakadagdag pa ako doon sa ano. Mas magiging flexible at mas magiging reachable yung gusto mong ma-reach na goal ng ano ng amount na money na makukuha mo monthly kung hindi ka nagfo-focus sa isang client lang kasi kawawa naman si client kung itataas mo ng itataas yung rate mo. Oo. Kunwari, itaas mo ng $25 per hour kasi nga gusto mong makuha yung 6 digits or more sa client na yon. Eh, ang ginagawa mo naman lang is nagsischedule ng Facebook. So, masyado siyang hindi realistic. So, we also have to be realistic. Yes, oo. Alam mo, tingin ko dyan? Posible yun kasi, di ba nga yung client ko, pero siguro ibalik natin doon sa ano. Nag-start ako doon sa client ko na nag-schedule ng Facebook page niya. Hanggang binigyan niya ako ng maraming tasks, hanggang pinapagawa na niya sa akin yung payroll niya, yung naging project manager na ako, naging editor na ako, proofreader na ako, naging tagagawa na ako ng website niya, nagtaga-payroll, hanggang pati expenses ng mga anak niya. Pero hindi ako nagreklamo. Eventually, nag-raise siya. So, ngayon na bumalik siya, ang ginagawa pa lang namin is mag-schedule ng Facebook page. Pero yung rate ko na binigay niya sa akin is mas angat pa dun sa inalisan ko na rate sa kanya. So, eventually, pwede mong ma-reach yun, pero hindi siya dapat i-aim. Hindi siya overnight. Namadali. Oo. Hindi siya namadali. Mamadaliin, oo. Ayun. At saka ang tina si Lisa, ang haba yun ah, hindi tayo comment. Hindi kasi ang i-imagine ko dyan, Bex, di ba, may mga ads na parang tuturuan ka ng strategy or how to get high-paying clients. Ay, oo, yung mga strategy na yan. So, nakakakuha sila ng high-paying clients sa boka-boka lang. Tapos pag nandiyan yung job at nandiyan na si client at running na yung project or yung job, walay pala. Tapos syempre, magka-cancel. Alam mo yun, hindi anything na nakuha mo ng mabilisan talaga, mabilis ding mawawala. At hindi mo yung mawawala. Sayang yung oras mo and yung oras ni client. So mas maganda ng gradual. Masama nito. Oo. Alam mo kasi, idagdag ko lang din. Masama nito, pinaldal ka sa ibang kliyente. True. Oo, true. Ano, na, ay, wali naman pala ito, kakalbahan sumingil, ganda lang magsalita, ganyan, wali pala. Idagdag lang din natin na kaya tayo nabibiktima ng ganyan kasi in the first place, kumuha tayo ng mga courses, nagbayad tayo ng kung ano-ano kasi gusto natin mag-shortcut. Akala natin, pag nag-courses tayo, mataas na agad yung rate ko and walang choice si client dahil nag-course ako, nag-invest ako sa sarili ko. So, hindi yun basehan kasi pwede ka magbayad ng maraming courses pero kung hindi mo pinag-aralan and hindi mo dinibdib, edi wala rin sa'yo. So, eventually, mawawala rin yun. Lalo, best teacher talaga ang experience. Kaya mas mabuti ng gradual. Yes, mas gusto ko gradual yung, mas tinuturo ko yung ano, mas tinuturo ko talaga yung may foundation ka at nagdaan-daan ka umaangat. Kesa yung nagmadali ka, gusto mo ng get rich quick scheme na gusto mo nandun ka sa taas, mas madali ka babagsak kasi nun eh. Pag bumagsak ka, zero ka. Instead of pag may foundation ka. Ang analogy ko dyan yung stairs, di ba? Halimbawa, may 8 steps. Ako, ito may analogy. Diba? Kabahan na tayo. Di ba may 8 steps? Halimbawa, 8 steps yung stairs. So, kung inisa-isa mo yon,
kung malaglag ka sa ano, parang previous step 7 ka lang. Oo. Oo. Eh kung true, tinalon true, mo agad sa 8, pagbagsak mo, diretso ka sa balik ka diretso sa baba. Diretso ka sa ground. Oo. Oo. Tapos hindi mo yes. na alam ulit kung paano ka kukuha ng job. Oo. Ako paano naman, pwede ako mag-analogy ulit. Then. Ayaw pa kabog. Di bakla. Ano to? Ayaw pa kabog. Pero binidyo ko yan dati. Binidyo ko yan dati habang nagdo-drawing ako ng baso kasi. Oo, nakita ko yun. So, nandun siya sa freelancing with ayaw, nakita ko yan. Yung baso-baso. Oo, nakita ko yan. So, ang pagkaka-imagine ko sa kanya. Sige, wag niyo naman pansinin, joke lang. Hindi, yung pagkaka-imagine ko dun sa ano, di ba yung sinasabi nila na half, yung full, tsaka yung half full. Pero, ang laman yung basong isa nasa taas. So, nandun ka na agad, naniningil ka na, pero wala ka palang laman dito sa loob. Uh-oh. Pero yung basong isa, dahan-dahan niyang pinuno. O, nandito lang siya. So, nandito siya, nandito ka. Dahil nag-course ka, kaya umangat kang ganun. So, pag nalaman ng client na wala ka palang alam and hindi ka pala okay magtrabaho kasi nga gusto mo pera, hindi mo iniintindi yung ano. Pag bagsak mo, empty ka, wala kang mapagyayabangan, wala kang... Wala kang hindi ka equipped to... Isa kang malaking ampaw. Yes. Ampaw. Okay. Kasi... ano, isipin nyo ano to ah. For example, yung pinuntahan mong niche is, kunwari lang sa ClickFunnels. So, meron silang group very of people. Oo. Or meron silang group of people na sila rin nilang magkakakilala. So, kung alam mong targetin ng ClickFunnels tapos nasira ka na dun sa isang tao dun, most probably sira ka na sa lahat ng tao dun sa group. So, paano mo i-poposition sa sarili mo dun? Yes, isira ka na eh. Eh, pag munta mo sa ilalim mo, wala kang laman, wala kang foundation, so saan ka pupunta? Yun lang yung alam mong puntahan. Magsisimula ka ulit sa umpisa. Pero Malang kung nandito ka sa kabila. Hindi, sinasabi lang namin. Kung nandito ka sa kabila, maghagyanan ka. Sige. Hindi, kung... Okay. Sinasabi lang namin is... Kung nandito ka... Go. Sorry. So, tapusin ko na. Kung nandito ka sa kabila, kahit na... masira ka sa isang industriya. I mean, hindi ka man masisira kasi nga nag-start ka sa umpisa. Pero kahit na masira ka or ayaw mo na dun sa industriya na yun, madali ka makapunta sa kabilang niche, kabilang industriya pa, kabilang grupo dahil hindi ka empty. Hindi ka nagsimula sa umpisa. Ayun. Oo, may core skill ka. Ayun lang. Parang ang sinasabi lang namin is, hindi naman namin sinasabi na mahirap ang second chances sa freelancing. Mahirap lang ang second chances kapag sinira mo ng bonggang-bongga yung pangalan mo. Yung courses, pwede mo siyang i-charge talaga, pero yung mga courses na may direct impact sa quality ng trabaho mo, yung mga technical courses, certification courses, yung mga kailangan-kailangan. Hindi yung mga tipong courses. Get rich quick. Oo, hindi yung mga get rich quick or mga bigyan ko kayo ng... Hindi yung mga ano, basic na ano, sisingiling ka ng ganitong presyo. Tapos pagtingin mo, last 3 years ago pa pala recorded ang video na papakita sa'yo. So ano yung value na nakuha mo doon, di ba? So panorin nyo rin yung... Panorin nyo rin yung live natin. Episode 12. Yes. Yung live natin. Episode 12, diba? Nagsapakan kami, tapos sumayaw lang kami. Nag-dance lang kami na nag-dance. Oo. So, panorin yung episode 12 about sa paid courses. So, hindi namin sinasabi na masama. Hindi namin sinasabing masama mag-paid course. Piliin mo lang. Ah, nawala yata si Madam. Oo, pumikit na siya. Ayun. Pumikit na lang. Kinain na liwanag. G na G kasi nabanggit natin yung favorite topic niya. G na G. Eh. So yan, hindi. Ang point lang namin yun nga is, basta lang, kung kukuha kayo ng isasama ninyo, ganito lang, basta isasama nyo siya sa computation ng paniningil nyo, sisiguraduhin nyo lang na lahat yung mga isasama nyo na yon have a direct impact sa performance ng trabaho nyo. Kunyari, bumili kayo ng mamahaling laptop, isasama nyo talaga siya. Kasi kailangan nyo siya sa trabaho, internet nyo, isasama nyo, kuryente nyo, isasama nyo. Kasi lahat ito kasama in the performance of your task. So kung magsasama kayo ng courses nyo, siguraduhin nyo na itong mga kurso na to
ay may direct impact sa task niyo, meaning mapagaganda niya, mapapabuti niya, mapapabilis niya. Yun lang yun, no? So yun nga, importante, Rhea, di ba? Importante na alam mo yung gusto mo. So, kailangan naka-anchor ka, realistic yung gusto mo. So meaning, ako importante sa akin, no? And I think mag-agree ka na, dapat fini-filter mo kung kanino ka nakikinig, di ba? True. When it comes to freelancing. Totoo. Kanino ba sila dapat nakikinig? Hindi namin sinasabi sa amin kayo makikinig, ha? Walang gano'n. Wala, hindi namin sinasabi. Wala kami sinabing ganyan na sa amin kayo makinig. Pero, I mean, kanino ba sila dapat makinig? Kanino ba sila dapat kumuha ng fair idea about freelancing? Kung sakasakali na, yun nga, kailangan nilang i-anchor yung sarili nila to which is diniscuss natin dun sa topic natin na mentoring kineme. Diba? Oo, no. Pero ano si kanino sila dapat makinig? I think I mean para lang no, overview din. Kanino sila dapat makinig? Para sa akin, unang-una sa mismong clients mismo na nakakausap nila, correct, sa interview, makinig sila. Kung makikinig sa client mo mismo. Oo. Sa client mo mismo. Pangalawa, sa mga kapwa mo freelancers na kapareho mo ng industriya. Yung talagang nagtatrabaho sila sa industriyang yun, ah. Yun. Yun din yung sasabihin ko. Yung nagtatrabaho talaga. Yun talaga hindi yung trabaho nila. Picture lang at ano. True. Nang may pinapakita MacBook, yung mga MacBook ganyan nila. Baka yung tanong nila. Oo. Yun talaga yung trabaho nila. Doon ka makinig. Kasi sila yung nakaka-experience ng same situation araw-araw. Dahil yun yung trabaho nila. So, kung meron man makakapagbigay sa'yo ng updated information, sila yon. So, pangatlo, makinig ka sa sarili mo. Pakinggan mo mabuti yung sarili mo kung ano talaga yung gusto mo. Kung gusto mo ba talaga itong ginagawa mo or kung ano pa yung, kung may ibang bagay ka pang gusto, kung natutuwa ka ba, kung nag-i-improve ka ba. Kasi pag gusto mo yung ginagawa mo, ano na yan eh, darating na ng kusa lahat. Like, kahit anong hirap kaya mong lampasan. Oo. Tapos magkakaroon ka ng urge na mag-improve. Kasi ang kinocompete mo yung sarili mo na ganito lang ako dati, kailangan next level, ganito na ako. Compete with yourself. Pakinggan mo yung sarili. Hello? Ako lang ba yung natira? Or ako yung nawala? I'm not sure. Anyways, hindi ko alam at hindi ko makita kung ako lang ba yung nandito. Hello? Hi, rinig mo ako? Ako lang ba yung natira? Or ako yung nawala? Ayan. Han. Ako na lang ba yung natira? Nawala din si Jepoy. Nagsasalita na lang ako dito. Winock-outan niyo ako. Grabe kayo sa akin. Anyways, ayun na nga. Yung huli kong yung huling topic. Siya na lang mag-isa. Oo nga. Paano nga? Diba? Ayan na. Nandito ka na, Nizza. Hi! Ayan, nandito ka na. Yes. Iniwanan niyo ako mag-isa. Ayun na nga, as I was saying. Sige, yung huling, huling topic namin ni ano, mamaya susulpot yan. Nabasa yung ano niya, yung kanyang internet. Yun yung huling tanong ni Jeff.
ano, parang kanino sila dapat makinig. Hindi natin sinasabing sa atin sila makinig. So, sinagot ko yung tanong niya. Sabi ko, unang-una, sa client mismo. Kasi sila yung magiging katrabaho mo directly, eh, di ba? Sila yung magsasabi, sila yung, sa kanila kaunang matututo talaga. Tapos pangalawa, kailangan nilang makinig sa kapwa nila freelancer, especially ng kaparehong niche, at yun yung trabaho. Hindi yung pumos lang. Yun. Yung totoong nagtatrabaho. Yes, at hindi yung nagyayabang lang. Nagpa-picture lang. Yes, hindi yung mga nagyayabang lang sa beach. Yes. Correct. Kasi yung pangatlo, makinig sila sa sarili nila. Kung ano talaga yung gusto nila. Kasi kung gusto nila talaga yung ginagawa nila, lahat yun, kusa nang darating. Like, kusa sila magkakaroon, hindi nila kailangan ng motivation outside. Kusa sila mamomotivate to improve themselves, to work harder, to be better every day. Kusang darating lahat yun kung gusto mo yung ginagawa mo. And yung pagtaas lang, ng rate, basang, yung pagtaas ng rate, mararamdaman mo kusa din siyang darating. Minsan si client na mag-offer pa sa'yo kapag nakikita niya na nandun talaga yung passion mo. Yun. But at the end of the day, ang idadagdag ko lang dun is that everything has to be tempered with reality. Kailangan realistic tayo. Realistic tayo sa sarili natin kung ano yung kaya nating ibigay, ano yung gusto nating ibigay. And realistic din tayo sa side ng client. Na baka kung yung hinihingi naman natin, na yung ikababagsak na ng negosyo nila. No? So, kailangan both sides, kailangan realistic tayo sa gusto nating mangyari. May goals tayo, yes, but we have to be realistic with every step we take. Yung step na gusto natin, ganun kalaki. Pero yung totoo naman na pwede natin makuha, ganito lang yung hakbang. Then we settle for this. Kasi pag pinilit natin na ganito, baka mamaya ni hakbang, hindi natin magawa. Kasi walang kumukuha sa atin. Huwag mo namang nang hingin kay client na gawin kanyang stockholder. Huwag nang ganun. Oo. Baka naman sandali lang. Baka naman gayahin nyo kami ni Nanisa tsaka ni Mien. Manghingi kayo ng computer, manghingi kayo ng system. Ganun. Uy, narinig ko dun sa mga mentor namin, nabibigyan daw sila ng client. Eh. So, client, bigyan mo din kami. Bukaret. Hindi yun, hindi mo hingin Tulfo, kay Tulfo ka manghingi. Yes, namumudmud si Tulfo ng pera. Tsaka ng pamasahe. Ng cellphone, ng pamasahe. Nang robust. Kay Tulfo manghingi. Nang robust. Ito na naman tayo sa robust. Ito na naman tayo sa robust eh. Tutulo si Pungko Seni sa walang niya. Ayan. So, mag-last word na tayo kasi robust. Sinisipo na si Madam. Inuuhog na siya. Maalik ang bukas eh. Anong last word na? Ayun. Ano na kayong topic? Mauna ka. Hindi, paano pumili ng kliyente? Ayun. Paano pumili ng kliyente or ng project? Ang unang-una talagang tip dyan is kilalanin mo yung sarili mo at alamin mo kung ano talaga yung gusto mo. Pangalawa, pag alam mo na yung gusto mo at alam mo na yung gusto mo maging path ng freelancing career mo, pangalawa is panindigan mo. Siguraduhin mong magagawa mo. Gawin mo lahat para ma-achieve yun. Siyempre, doon sa tamang paraan. Hindi yung gagawa ka ng mga or mag-aim ka ng mga bagay na hindi naman realistic. Saan ba ako? Una, kilalanin mo yung sarili mo. Pangalawa, hindi sabi kong pangalawa. Ang bilis ko ng mental block. Kasi ito si robust eh. Pangatawanan mo. Pangatawanan mo. Pangatawanan mo. Pangatlo, ayan. Nasa isip ko na kanina yung top 3 ko na naman eh. Lagi akong si top 3, wala na, nakalungutan ko na. Basta yun. Lumabas sa ilong mo. Basta alamin mo kung anong gusto mo and pangatawanan mo. Maging patient ka lang na hindi naman porke ito yung gusto mo, overnight, kinabukasan, makukuha mo na. Cliche man, pero parang kung ano talaga yung dapat. Oo, hindi. Kung ano yung gusto mo and kung ano talaga yung nararapat sa'yo, parang it's worth the wait. Hindi mo yan, walang magandang bagay na nakukuha mo overnight unless nanalo ka sa loto. Pero syempre, hindi naman first time na pagtaya mo sa loto yun. Kailangan there's maraming kaya. There's no such thing as overnight success. Uh-oh. Yun yung hinahanap mo. Yun. There's no such thing as overnight success.
lahat yan may pinagdadaan ng mahabang proseso. Yes, hindi po pwedeng chuk, oh, successful ka na agad. Chuk, may MacBook ka na, ganyan. Chuk, nasa beach ka na. Chuk, may braces ganun ka na. Putik, wala na ako si David tukol sa braces eh. Walang ganon. Eh kasi naman si Paolo sa Ibulaga, nakakaloka. Nagpa-braces siya sa one time. Oh, true. Tapos tinanong siya, di ba nila, ano, sabi, ah, bakit ka naka-braces? Wala, pasosi lang, sabi niya. Eh kasi naman ang tanda na niya para mag-brace, di ba? Sinagot niya talaga, pasosi lang, sabi niya. Okay. O sige, kayo okay. Mag-last sige words. Sinipon kasi sa akin, oh. Okay, sa akin naman, yun nga, dapat alam mo yung gusto mo, pero dapat yung gusto mo anchored sa reality. Dapat commonsensical, dapat realistic sa'yo at saka sa kliyente. Piliin mo kung kanino ka makikinig, piliin mo kung sino magsasabi sa'yo. Again, hindi namin sinasabing kami yon, pero piliin mo mabuti, tapos makikinggan mo yung sarili mo. Pangalawa is, kailangan honest ka sa sarili mo. Pwedeng ito yung gusto mo, pero sa totoo-totoo ba, kaya mo ba itong gawin? Importante yung honesty kasi kapag hindi ka honest sa sarili mo tapos hindi ka honest sa kliyente, magkakabukuhan kayo. At pag nagkabukuhan kayo, dun yung sisimula yung pagbagsak ng karir mo. So, kailangan honest ka. Gusto mo to, pero kaya mo ba to? Do you have the right skill for this? Alam mo ba yung ginawa mo? So, you have to be honest. Pangatlo, magbasa. Kailangan matutong magbasa. Oo, ayun na lang. Sige, never forget. Magbasa. Tapos pag nagbasa kayo, oo. Sige nga, idagdag mo na nga. O, sige nga, idagdag mo na. Hindi, sorry. Dadagdag. Dadagdag ko kasi sa number 2 mo na ano, na dapat honest ka rin dun sa kaya nung client. Yung baka mamaya kasi kaya, oh, yun. So, yun lang, dinagdag. Tapos, okay, magbabasa, kailangan magbasa. Pag nagbasa, yung basa na basa talaga. Yung basa para umiintindi. Basa with intindi. Yung titignan mo lahat ang detalye, susuriin mo lahat, aalamin mo lahat. Hindi yung na-excite ka sa mga simpleng salita or na-excite ka sa mga simpleng numero or sa mga figures. Nabubulaan sabi nga, sabi nga ng mga psychologists, do not make decisions on an emotional high. So kung masyado kang excited, masyado kang malungkot, masyado kang or kahit anong emotional, huwag kang gagawa ng decision. Kasi when you make decisions on an emotional high, palpak yung decision mo. You have to be very rational pag gumawa ka ng decision. Kailangan magbasa para umintindi. Magtanong para umintindi. Mahihang magtanong umintindi. Never, ever sign your name on something na hindi mo na naiyak. Huwag mong ilalagay yung pangalan sa bagay na hindi mo na naiintindihan. Ang saying ko naman is good things come to wait. Patient yes ka at nag-aantay ka, good things will do. Ang bata minamadali, madali ring nawawala. So, kalma lang. Kung wala pa para sa'yo, unti-untiin. Ganun lang. Ganun lang sa akin. Nalala ko, isingit ko lang very short. Nalala ko yung unti-unti na yan. Meron akong client na niluto. Alam mo ba ang pa-interview niya, te? Every week, nakakaloko. Every week, magkatapos ilang week yun bago kami nagkasarahan ng usapan. Nakakaloka. Pero okay lang. Eh, ganun talaga eh. Masaya naman. Gusto ko naman. Talaga. Ang importante na isara. Kahit gano'n nakatagal yan, ang importante na isara. Yes, na isara. Dagdag rin natin na hindi rin porket perfect for the job tapos nagpadala ka ngayon, bukas naka-hire ka na. So, may proseso yan. Meron ding ginagawang iba si client, gano'n. So, huwag tayo mag-expect. Tsaka, kasi minugugan ka rin ni client. Yes. Oo, may nabasa ko kasi tatlong araw na hindi nagre-reply yung sa proposal niya. Winidraw niya yung proposal niya. So, huwag tayong gano'n. Sayang. Antay tayo. Sayang. Baka mamaya rin sa pangatlong araw na yun, binabasa na yung proposal niya. Kasi isipin mo, anong makukuha mo pag winidraw mo, di ba? Wala. Para ka lang batang inagawa ng candy, nag-walk out. Nagtampo ka lang. Ayun. Nagtampo ka lang. Pero sinong tayo, di ba? 3 weeks bago sumagot. Tapos pagsagot niya ng 3 weeks. Okay, let's have a call next week.
Tapos, let's have a 10 minutes next call. Tapos, ulit. Next week, and it's, oo. Tapos, after nung nakausap ko na next week, sabi niya, let's have another call next week, 30-minute call naman. Sabi ko, putang kulit na ito. Linggo-linggo talaga. Nakakainis. Ganun eh. Pero, meron pero okay lang. Meron talagang, pero ano, meron buwan talaga sumagot. Oo. Nagkaroon talaga kasi, eh. Pag ganitong medyo matagal yung proseso, ito yung mga mabusisi. Ito taong paka. Tapos sabi ko, ay, nararamdaman ko maganda to. Oo naman, hindi ka naman din natsagain eh. Kasi mga bigla hindi ka naman natsagain din. Na. Hindi yun babalik, ano hindi yun babalik tayo kore kung hindi siya interesado. Hindi ka tsatsagain kung hindi siya interesado sa'yo. So, yun, kumakanta na si Madam. So, magbibigay lang ako tapos ng sabi niya last pa, three. PC, jump to the way. Sabi niya pa. So, hindi pa tapos. Where are you located? Hindi pa pa natapos. Ayun, hindi, na ano ko lang yung word. Sige, sige. Hindi kasi, parang isingit ko lang, medyo out of topic, pero tutuwa kasi talaga ako sa... Kasi lagi may discrimination, di ba, ng location na pag taga-Pilipinas daw, Baratambay. Sabi niya sa akin, may disclaimer din agad si ating. Just curious, sir, where are you? I'm from the Philippines. That's fine. We're also working remotely. So it doesn't matter if you're from US, Philippines, what, wherever. Sabi niya, we all work remotely. Okay. So ibig sabihin, yung mga rates namin, kay from US siya, for Philippines ako, pantay-pantay kami. Oh, 'di ba ang saya? Hindi pa siya tapos. Niluluto yes, pa. Ah, tuloy mo na. Masaya. Kinilig ako. Ah, go. Yung mga so, nagpapakilig sa akin. Ay, akala ko ba tapos ka na? So, pagsalitain mo na. Ano? Tapos na. Ayaw pagsalitain ni Rhea. Ang putik. Ayaw niya tumabos. Tapos na nga. Na tayo. At sige na, ito na, mabilis lang to. So, sige, tatlong points lang to. So, yung comment, yung title kasi natin is how to figure out the right freelance job or client for you, di ba? So, gusto ko lang sabihin na hindi porket sinabi na right is mataas na sweldo. So, pwede kasing right shop. So, katulad ng sinabi kanina, wag natin maliitin yung maliliit na rate. So, doesn't matter, $10 lang yan. Wag mo siyang i-turn down kasi baka mamaya 5 minutes mo lang pala siya gawin. E di, saan mo pupulutin yung 400 pesos dahil may fee pa siya na $2? So, saan mo pupulutin yung $8 mo na 5 minutes lang pala nagawa sa 5 minuto? So, yes, di ba? So, wag mo maliitin kasi pag ni-network mo rin yun eh. So, nasa sayo rin yun kung paano mo i-network yung sarili mo. Like, for example, kailangan niya or may kakilala siya na kailangan, edi ibibigay niya sa'yo. Kung hindi mo tinanggap yun, edi wala kang network. So, ayun. So, pwede kang umabot sa time na hindi ka na talaga naghahanap ng job, umiikot na lang siya, and hindi ka na zero. So, isa pa, hindi porket sinabi na right, ay full-time na yan. So, pwede kang magkaroon ng maliliit na projects or paano ba? Meron kasi kung mga projects na daily siya nagagawa ng article. Like for example, magawa ko yung article ng 15 minutes. Kasi maliit, maiksing articles lang. So nagawa ko ng 15 minutes na bigay ko sa kanya daily. Hindi mo naman iindahin yun dahil daily 15 minutes lang nawala. Pero monthly siya nagbabayad. So pwede ka magkaroon ng ganun na hindi ka hourly. Pero pwede pa rin siyang maging right for you. So, ang siguro bottom line ng dalawa is wag mong maliitin lahat ng mga maliliit. Kailangan basahin mo talaga yung mga nakasulat. Tapos yung right, isa pa, pag hindi porket sinabi na right, is yung parang full-time, long-term na siya. So, katulad nga ng sinabi ko, pwede mong manipulahin. Pwede mong i-control kasi yung ano mo eh, yung freelance life mo eh. So, gusto mo na 4 hours ka lang magtrabaho, pumanap ka ng paraan para makuha mo yung gusto mong sweldo sa 4 hours na trabaho mo. Hindi rate ang kailangan mong hanapin. Hindi mo kailangan magtaas ng rate. Magtaas ka ng skill, magtaas ka ng mag-iba ka ng strategy. Ganon. So, yun. Yun lang basta yung right. Basta huwag kang manggugulang. Yun lang, tama. Huwag kang manggugulang. Huwag kang manggugulang. Balik sa ethics. Balik sa episode 1 and 2. Panorin niyo yung episode 1 and 2 namin. Nagsimula to dahil sa ethics. Passion and integrity. 1, 2, and 3 yun.
Ay! Lahat ng koda namin doon bumabalik. Yun lang. Yes, yun din babalik. Yun ang aming foundation natin. Talaga. One hour, 30 minutes tayo ngayon. Pasensya na. Oh? Okay lang yun. Gutom pa tayo sa lagay na yan. So, punong-puno naman ang ano. Hitik na hitik ayan, naman. Hitao pa naman eh. True. Hitao pa naman. Antok na ba kayo? Balik tayo next week. Episode 19 na tayo next week. So, thank you sa mga nanood. Yay. Ayan, thank you. And episode 19 na po, sasayaw na si Rhea next week. thank you sa mga nanood. Kasi naka-primer pa lang siya. May comments and suggestions, kaya iwan nyo lang sa comment. Kung may gusto kayong topic, ganun, or may questions, ganun, iwan nyo lang sa comments. Binabasa naman namin yan. Kasi kung hindi lang yung comments, talaga mababasa namin yan. Okay. So, yan. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Good night. Bye-bye.